Dennis, ano ba itong arsenic na ito? At may epekto na ba ito sa mga mamamayan dyan sa Batangas? Henry, ang arsenic ay isang uri ng mapangalip na kemikal na kadalasan niyang ginagamit halimbawa sa mga pesticides o kaya lason sa mapaminsalang damo. Ang arsenic ay mapangalip nga kapag ito'y nakapasok sa katawan o na-expose ka dito dahil maaaring magdulot ito ng malalang sakit gaya ng iba't ibang uri ng cancer. Nabalitaan na ni Christine na positibo sa kemikal na arsenic ang tubig sa kanilang lugar, pero tuloy pa rin siya sa pag-inom nito. Yun ang una, ang aking asawa nagkasakit, pero ngayon naman awa ng Diyos na recover. Hindi ko lang po alam kung saan nagmula yun, kidney stone. Pero si Jarilyn, bumibili na ng mineral water at ang tubig na mula sa gripo ay ginagamit na lamang nilang pandilig sa halaman at panghugas. Di bali na raw na doble ang gastos basta ligtas ang kanyang pamilya. Kinabahan ho dahil siyempre ang dami na naming nainom na dito. Yung pala ay delikado. Dito lamang nalaman namin na bawal dahil nga may nagpunta ditong taga MHO na bawal na daw pong inumin ang sa gripo pati sa poso. Malabo naman ang tubig na nagbumula sa gripo ni Nanay Mena. Kaya puro mineral water din ang kanilang ginagamit. 66 na taong gulang na si Nanay Mena na kabilang sa mga residenteng sumailalim sa arsenic test. Wala pang resulta ang pagsusuri sa kanila. Ang gamit ko ay alkaline water, pambanlaw ko. Sabi naman ng doktor noon, magaling at ganon. Lalampayo nga ay huwag tutuyuin sa katawan ang tubig na galing sa water source namin. Ang mga tao ay nabili na ng mineral water para sa kanilang pagluluto, ginagamit. Ang problema lamang ay doon sa mga tao na talagang walang kakayanan para bumili talaga ng mineral water dahil hindi pare-pareho ang mga tao, lalo pa ngayon na nag-pandemic. 3 pumping station ng barangay Sinisian Water Works ang positibo sa arsenic. Kaya malaking problema nila kung paano ito masusolusyunan gayong wala silang sapat na pondo para sa regular na pagpapates at treatment. Pinaabot ko po sa amin pong national government ang amin pong paghingi ng tulong sa inyo po nang sa ganun po kami magkaroon po ng magandang pagdaloy po ng tubig. Dahil po ay ang isa nga po ay kami po ay isa sa positive sa arsenic. Sa ngayon talaga ho walang pondo ang barangay para sa ganitong kalaking problema. Kaya ako po ay nananawagan sa national government na sana po ay matulungan ang aming barangay at saka ang iba pang dahil siyampung bayan ito ay matulungan kami lahat para magkaroon ng solusyon ng problemang ito po. Dahil nakakatakot, nakakaawa ang mga tao. Sa bahay naman ng Taal, pabago-bago ang resulta ng ginagawang arsenic test. Nasa 10 barangay pa ang positibo sa arsenic ang tubig sa barangay water work system. Pero ang mga sakop ng Taal water districts ay negatibo na. Pinaghahandaan na ng Taal kung titindi pa ang problema. Talaga magkakaroon ng matindihang problema. Mapoprocure kami or hingi kami ng aid from the national government para magkaroon tayo ng tinatawag na, kasi naalis siya sa reverse osmosis, also the water tank, para rationing tayo na mangyayari sa mga barabarangay. The government is going to do everything, you know, to provide safe water. So we will just wait for the statement of the governor. But I think we're doing enough. So ngayon monitoring kami from health. Health-wise kasi ako lang yung sa health, no? But you know, the government is thinking of ways on how to provide clean, safe water. Naglaan na ang Batangas PDRRMO ng 3.5 million pesos para sa pagsasagawa ng water test sa mga bayan sa paligid ng Taal Volcano. Henry, sa bayan ng Taal, sa 20 residenteng isinailalim sa arsenic test ay nasa 4 na residente ang nagpositibo dyan, pero sila ay mga asymptomatic. Ayon sa Municipal Health Office ay wala naman silang nararamdamang mga anumang sintomas, pero patuloy pa rin silang minomonitor ng Municipal Health Office. Ang payo ng mga otoridad sa mga residente ay gumamit na ng mineral water o purified water sa kanilang inumin o kaya ay sa pagluluto dahil yung arsenic ay hindi nawawala kahit pakuluan ang tubig.
Henry. Maraming salamat, Dennis Datu.